ito lumalabas doon sa back and forth na pag nagsasalita din yung kampo nila na parang malalim talaga yung ano yung pinaguhugutan itong nagaganap ngayon. Pero with the network, with GMA7, especially with Ma'am Annette Gozon Valdez saying na it was beyond our control, no, wala naman kaming magagawa doon dahil ang kontrata ng TVJ, Dabarcats is with Tape Inc. and not with the network. So is that accepted or meron din kayong inaasahan sana na gawin ng network ng GMA7 na hindi po naibigay sa inyo? Medyo parang ganun. Mm-hmm. We were thinking na dapat kinausap kami. Alam pala nila may gulo eh. Mm-hmm. Ano? Ang kakontrata, kapirma nila si Tony Tabiera eh. Si Tony Tabiera lang din ang kausap namin. Hindi naman namin kausap yung Tape Incorporated eh. Mm-hmm. Siguro dapat... Well, on hindsight, ano, dapat yung official o mga officers nila nakipag-usap sa amin at inalam kung ano sitwasyon, di ba? Sapagkat marami kaming alam at marami kaming sasabihin. Okay. But siguro, wala. Baka they were siding with the, ano, with the tape. What are the chances na itong... nangyari between you and yung Halosos family, kayo ay willing ba na pag-usapan na ninyo to, or is it too early to even talk about, you know, total, it's water under the bridge, di ba? Tapos na, pumirma na kayo ng kontrata with TV5. Yung eventually na magkaroon ng, kumbaga, reconciliation, kahit hindi na kayo ang... Diba? You're not with Tape anymore. Well, we have resolved the issue. Eh. We have resolved the issue by disengaging from Tape. Mm. Because yung Tape na Tape ngayon, hindi yun yung Tape na kilala namin. Mm-mm-mm. Kilala namin Tape si Tony Tabiera noong 1981. Mm-mm-mm. Mind you. Mm-mm. Ano? At siya laging kausap namin. Uh-oh. So si Romy Halosos was never in the picture. Hindi ang talagang ang yung kasi ngayon parang ikinagulat na lang din na all of a sudden na gusto niya makipag-meeting, gusto niya may Made in the Philippines na segment para nga magtayo ng political party ng mga kasambahay. Tapos gusto niya na merong pasikate na bata na galing sa gawing child star. So you, this is all new to you na all of a sudden meron siyang mga gustong gawin sa programa na meron siyang parang creative input. Sana that's what he wanted. You know, Tony Tabiera always insulated us from Tape, eh. from Kena Romy. Ganun yun eh. So talagang nagulat kami dito. Sa, and you know, I hate to say this, pero in 1979, gusto namin talaga insulated ang Itbulaga eh. In 1997. Gusto namin insulated and ibulaga sa mga issues, sa mga nangyari, sa mga... Gusto namin eh. So, ganun talaga ang aming setup noon eh. It was Tony and us. That's it. So, Tito Sen, this is just no wishful thinking. Si RJ, si Romy Halosos, kasi medyo, yun nga, yung mga bata, yung mga anak niya ang nagdidesisyon. Eh, no? Hindi natin alam kung may kumpas to ng tatay, na sila-sila lang nag-ausap, or may blessings ng tatay. But whatever it is, for, in terms of, because nga, of the long relationship that you had with Tape, whether you were insulated or not, can't deny naman na 75% po owned by Romy Halosos. Are you still willing to mend yung mga naging siguro yung hindi pagkakaunawaan, at least with the old man, with Romy Halosos? Yung mga bata, kasi nga, di ba, iba yung patatakbo nila eh. Pero the old man po, ano po ang masasabi niyo? Did he even try to reach out after he heard that you already severed your ties with Tape, di ba, after that unfortunate episode noong May 31? Meron ho bang pagkakataon na sila po ay nag-reach out sa inyo po para salbahin, no, kung ano man, whether hindi na bumalik sa ere, pero at least maging maayos ang inyong relasyon? Wala. Wala. Walang ganun, wala. At saka, tuwing kausap namin sila John John, sila Soraya. Sabi ni Chairman. Lagi sabi ni Chairman. Yun daw pag-playback at hindi pag-air, sabi daw ni Chairman. Oo. Lagi sinasabi sa amin. And that's a fact. I have witnesses to hear that. Oo.
Oh, oh, oh. Well, we heard that.